Magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic po natin sa video ito ay ang aking mga tanim na papaya. Okay, dalawa po sila. And about 2 months ago, I made a video about my male papaya tree in particular. This male papaya. And that video is titled, Forcing Male Papaya to Bear Fruit. You can look it up in my channel. I think I uploaded the video August 29 of this year. So, today is October 26. So, almost 2 months na po. At gusto ko magbigay na update kung ano na ang nangyari doon sa aking male papaya. So, ito po yung male papaya na nasa video 2 months ago. No? Maliit pa ang katawan niya noon at tapos hindi pa siya ganito kataas. As you can see, masyado na siyang mataas ngayon kumpara doon sa male papaya na ginawa ko ng video. Doon sa video na yun, tinuso ko siya ng stick. Dalawa. Okay, kasi nang unang mamulaklak ang papayang ito, ang naging bulaklak niya ay lalaki. So, ibig sabihin, lalaki ang papaya. So, hindi siya mamumunga. Tatlo po kasi ang sex ng papaya. Nandiyan ang lalaki, nandiyan ang babae, at nandiyan din ang tinatawag na hermaphrodite. Sa Tagalog po, ang tawag natin dun parang binabae. Ang tawag natin, yung hermaphrodite na klase ng papaya ay kaya niyang magbunga. So, it has both sexes, male and female. So, kaya siya magbunga at sa mga nabasa kong literatura, mga articles, ay yun ang preferred actually ng mga commercial growers, yung hermaphrodite o binabaing puno ng papaya. So, 2 months ago, tinuso ko siya imbis na putulin. Kasi normally po, pagka lalaki ang papaya, pinuputol niya yun. Lalo na at malapit sa isa pang papaya na pareho nito. Itong papaya pong ito kasi ay babae. So, unang bulaklak pa lang niya, babae na kagad na lumabas. At ngayon ay namumunga na siya. Ayan po, marami siyang bungang maliliit. At meron na ring dalawang malaking bunga dito sa ibaba. So, itong papaya naman na ito, na lalaki, imbis na putulin ko, ay napag-desisyonan ko na gayahin yung ginagawa ng mga matatanda sa probinsya. Sabi po kasi sa ng ibang nakausap ko na matatandang growers, kayang gawing babae or kayang pabungahin ang lalaking papaya sa pamamagitan ng pagtusok sa kanilang katawan. Okay? So ginagawa po ito sa unang beses na magbulaklak at ma-identify na lalaki ang papaya. So tingnan po natin ngayon ang resulta. Ano ba ang nangyari dito? Naging babae ba siya after almost 2 months? So tingnan po natin ang resulta. Ayan, masyado na lumaki at tumangkad ang papayang ito. Patunay na talagang lalaki siyang nagumpisa. Pero sa ngayon, kung titingnan niyo po mabuti, ayan po, meron na siyang isang bunga na nabuo. Ayan. Okay, at sa paligid niya, sa kabila ay meron na ring mga bulaklak. At yan po ay bulaklak ng babae. Ayan. So, pasadahan po natin uli. Ito ang aking lalaking papaya na ngayon ay namumunga na. Pasensya na po at medyo magalaw. Ayan po ang kanyang bunga. So yan po ang isang paraan para mapilit nating mamunga ang isang lalaking papaya. Tutusukan lang po siya ng sticks. Sa ganito, kung makikita nyo, dalawang stick na itinuso ko. At nung first time kong tusukin, hindi pa ganito kalaki ang kanyang trunk.
Ngayon, ito po ay namumunga na. Pero hindi ko alam kung 100% na siguradong mamumunga sa lahat ng lalaking papaya na tutusukin. But at least in this particular experiment, namunga po yung aking lalaking papaya. So yun po ang isang paraan kung paano pwersahin ang isang lalaking papaya para mamunga. Ngayon, meron pang ibang sinasabing paraan kagaya ng pagputol sa katawan ng papaya para pwersahin siyang mamunga para maging babae o binabae. No? Hindi ko pa nasubukan yon, but at least in this particular experiment, ay napabunga po natin ang papaya. Pwede niyong gayahin sa inyo. So halimbawa, meron kayong lalaking papaya, imbis na putulin agad, subukan nyo muna itong eksperimentong ito na para ma-convert siya into a fruiting papaya tree. Marami po akong nabasang artikulo na sinasabing mas matamis daw or mas maganda ang bunga ng binabaing papaya. No? So, with that said, maraming salamat po sa panonood and hope to see you in my next videos. Bye-bye! It's not stopping.